Sa Philippine Boxing, isa sa pinakamatunog at talaga namang pinag-usapan itong tubong Ormoc City na si Jandrel Casimero, binansagang Cuadro Alas na isang 3-division world champion na mula pa noong 2018 ay hindi pa nakaranas ng pagkatalo, ngunit binawian lang ito ng titulo. Matapos ang dalawang beses na nabigong laban sana ni Casimero kontra kay Paul Butler, mga tol, para sa depensa ni Cuadro Alas sa WBO bantamweight title, binawi na ng WBO ang hawak na belt ni Casimero, kaya mula dito marami ng mga Pinoy na nakapagsabi na babagsak na ang karera ni Casimero, lalo na itong ating mga kababayan na gustong hilain pababa ang pinakamaangas na boxer ng Pinas. Ngunit noong December 3, 2022, nabigyan ng laban si Casimero kontra sa isang Hapon na laging naghahamon at nagbantang patutulugin daw niya si Cuadro Alas. Ito ay si Reyo Acajo, mga tol, na nagdrama na lang ng binugbog siya ni Cuadro Alas upang makatakas sa pagbagsak, na pinaburan naman ng Hapon na referee at hinatulan na no contest ang laban at ginawang second round knockout na panalo ni Casimero pag review ng Korean Boxing Commission. Sunod naman ngayong May 13, 2023, isang knockout artist na mula sa Namibia, Africa ang humamon kay Casimero, ang kilabot na WBO Global Super Bantamweight Champion na si Filipos Ngitumbwa. May record na 12 wins, 11 knockouts at isa lang ang talo, kung saan talagang malakas ang mga suntok nito dahil nagmula ito sa 7 magkasunod na panalo sa pamamagitan ng knockouts. Ngunit pagdating sa laban, mga tol, pinabagsak ito ni Casimero sa round 6 at tinalo sa pamamagitan ng unanimous decision. Mula dito sa dalawang panalo ni Casimero, mga tol, naging request kaagad ng mga boxing fans ang laban ng Casimero versus Naoya Inoue, lalo na binanggit ng kampo ni Inoue na lalabanan nito si Casimero matapos ang unification fight ni Inoue kontra sa Pinoy IBF at WBA Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapales. Kaya si Casimero naman, habang hinihintay ang laban kay Naoya Inoue, sasagupain muna nito ang former world champion na si Yukinori Oguni. May 21 wins, 2 losses at may 8 knockouts. Hindi ito basta-bastang fighter si Oguni, mga tol, dahil tinalo nito ang knockout artist na IBF Super Bantamweight Champion na si Jonathan Guzman Pina ng Dominican Republic na may record na 22 wins, walang talo at may 22 knockouts. Ito ay sa pamamagitan ng unanimous decision at binawian ng titulo sa laban na ginawa sa Japan. At si Oguni, mga tol, ay isang boxing star sa Japan sa pagpasok nito sa pro boxing dahil kumuha ito ng 19 na magkasunod na panalo at walang talo. Bago ang laban ng Casimero versus Oguni, mga tol, ngayong October 12 sa Ariake Arena, Kutoko, Japan. Isang patikim muna mula kay Casimero kontra sa isang Hapon, mga tol, ang ating panoorin. Sa pagbabalik ni Casimero sa ring, nakatapat nito ang former world title challenger na si Reyo Acajo na may impresibong kartada na 39 wins, 26 ang kanyang pinabagsak dito at dalawa lang ang talo, na may 5 ng Pinoy na biktima, lahat ay sa pamamagitan ng knockout. Si Casimero ay may 32 wins, 21 knockouts at 4 ang talo, kontra sa Hapon na si Acajo na may 39 wins, 26 ang knockouts at dalawa lang ang talo, na naganap sa harap ng mga Korean fans sa Incheon, Korea. Sa round 1, mga tol, agresibo na kaagad si Casimero, ngunit nagpakawala din ng counter si Acajo. Nagsigawan ang mga fans ni Casimero, mga tol, na hinihintay ang pagbagsak ng Hapon. Ayo panggil Kenton. Ayo panggil Kenton. Kita atur.
ako kinayap. Sa round to mga tol, sinalubong kaagad ni Casimero ng mga malalakas na suntok itong si Acajo na walang planong patagalin ang laban. Sa gitna ng atake ni Casimero mga tol, isang counter na kaliwa ni Acajo ang tumama at natukod ang gloves ni Cuadro Alas kaya nabilangan ito ng refereeing hapon. Mula sa pagbagsak, mas lalo tuloy nagalit si Casimero, inatake nito ng magkasunod na suntok ang hapon na si Acajo na hindi alam kung paano ito depensahan. Sa gitna ng mga bumba ni Casimero mga tol, inawat ito ng refereeing hapon at binigyan ng warning si Casimero na iwasan na makatama sa batok. Ngunit nang napansin ito ni Acajo mga tol, dito na nag-umpisang nagdrama na tinamaan daw siya sa batok sa suntok ni Casimero. Ngunit kung tingnan ito sa slow motion, hindi naman talaga ito tinamaan at late reaction ang ginawa ni Acajo. Pero tinuluyan talaga ito ni Acajo na hindi lumaban upang makaiwas sa pagbagsak at aprobado naman ito ng hapon na referee. Kaya dito na natapos at naging no contest ang resulta ng laban. Ngunit sa pag-review ng Korean Boxing Commission, pinalitan nila ang resulta ng laban sa second round, knockout na panalo ni Casimero. Ngunit kalaunan nagsuri si Acajo mga tol at inamin nito na sumakit ang kanyang ulo at hindi niya alam kung saan siya tinamaan at tinanggap naman ito ni Casimero. Salamat sa iyong suporta sa kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ay bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.